Ikaw pala, Jesus. Part 49. Ikaw pala, Jesus, ang tahanang dako naming inaararo upang makakain ang mga anak at mga ina po. Likod mo'y sinasakat inaararo ng bawat Pilipino, tinapay na hindi maubos kinakain ng bawat tao. Matagal nang ginagawa ang mga trabahong ito, ngunit hindi yata kinikilala nating mga tao. Inaararo nila ang likod ng buhay na bato, mahabagin at maawaing tunay na si Kristo. Ang batong Diyos na inaararo ay si Kristo, ay bibigay ng tubig na iniinom mo. Siya rin ang tinapay na kinakain mo. Siya ang batong buhay na bumubuhay sa iyo. Bakit nahihirapang maunawaan ito ng iba? Hindi sila tunay na mga alagad, hindi po ba? Talinhaga sa kanilang mga nasa labas sa mga alagad ay napakasimple lang lahat. Talinhaga sa kanila na bulag na sa katotohanan. Dilat man ang mga mata nila'y bulag na ang isipan. Hindi na nila makita ang buhay na batong tinatapakan na siyang inaararo nila upang maging kabuhayan. Kung wala si Jesus na buhay na Diyos na bato, sino na kaya ang makakasasakahit aararuhin ninyo upang magbigay ng tinapay at kabuhayan sa inyo upang maging tagapagbigay ng tubig na iinumin ninyo? Kawawa lang palagi ang buhat batong buhay na si Jesus. Binibigay na niya ang lahat-lahat na sa atin halos. Hindi pa rin kinikilala ng mga taong bastos. Pabuti pa ang mga rebultong, mga imahinasyong Diyos-Diyos. Ano na lang kaya kung ang Diyos na inaararo ay mag-aapoy at magalit sa ating lahat? Saan kaya pupunta mga taong hindi tapat? Tunay ngang impyernong susupok sa lahat. Awit 129 verse 3, ang mga araro ay nagsisiararo sa aking likod. Kanilang pinahaba ang kanilang bungkal. Yan po ang ating inspired verses sa tulang ito. Thank you and God bless.